gabi o araw o anong oras nyo man po pinapanood itong video natin ito. So yun nga, nakikita nyo po sa title, ipapakita po natin kung paano po ba gamitin yung nebulizer. So yung iba po kasi, syempre mga first time na hindi pa alam kung paano gamitin yung nebulizer, ito po ipapakita namin sa inyo. Ito pong gamit ko is yung Getwell na, na nebulizer. But any brand, okay po kung meron kayo dyan. So itong Getwell, yan kasi yung lagi na lang ginagamit ko si Pia kasi ano nga po siya, madalas siyang, hindi naman po siya, more on allergy kasi siya. So pagka medyo mahirap po siyang, nahirapan siyang huminga, ayan, katulad po ngayon, kaya ginawa na din namin ito ng kung paano gamitin yung nebulizer kasi medyo napapansin ko para maagapan, gagamitan ko na siya ng nebulizer. So sa mga hindi nakakaalam, mga ka-fam, by the way nga pala, mga ka-fam, thank you sa pagbisita niyo dito sa aming channel. Welcome to Soji Family! Yes! And all the fam, please subscribe to our channel and like, hit the bell and like and comment for this video. So, okay. We will show you this video how we will nebulizer this. And man will sweep na. Yes! Yes, guys! So, ito nga pala, mapapansin nyo, syempre, meron kayong, sa set na nabibili nyo ng nebulizer, syempre, meron ganito. Ito yung parang pinaka-machine niya. So, ito yung nebulizer pump na tinatawag. So, ito may voltage siya na 230 volts. Tapos, 180 watts ito. So, actually, hindi ako nabagtang nagkakamali, nabili namin ito sa Watson. And then, yes. Those my legs daw, sabi ni Sophia. And then guys, may tube siya. Siyempre itong tube, ito yung magkoconnect sa ating pump. Ayan, itong tube, mga ka-fam ha, ito po. Iko-connect lang natin siya dito. Makikita niyo guys, ito po may, ito ha guys, baka kasi pag may kids kayo nagagamit ng nebulizer nakasama at hindi niyo papansin, baka malaro nila. Huwag po natin hayaang laruin nila to kasi, kailangan po natin to, hindi to siya pwedeng mawala. Anak, bakit pa mukha mo na yung bag na purple? Can you please get the purple bag? There on the table. There. Ngayon, ito nga pala yung bag nung nung get well. Meron, binili nga pala po namin itong mga kufa. Meron siyang get well. Ano siya naman ako? Ito yung bag niya, get well. Get well bag. Tapos, actually guys, itong nabili namin na to, meron pa siyang ibang mga yung parang pinaka-foam na to, kasi kung kunyari, kailangan nyo na siyang palitan, yung pinaka-foam niya, may at least papalitan nyo pag medyo iba na yung kulay niya. Yan mga ka-fam ha. So ito guys, napaka-importante ito. Parang, ito kasi parang filter nung yung dito sa pump, yung ating nebulizer pump. So, itong tube, ito lang mga ka-fam, i-coconnect lang natin siya dito. Ito kasi dalawa yan. Anything, any of these two ang i-coconnect nyo dito sa pinakita kong butas na to. Ayan, ilalagay nyo dyan yan. Tapos, ayan, pagka-connect nyo ng ganyan, kailan ko ha, i-close up natin. Ito mga ka-fam, i-close up ko na para mas ma-appreciate nyo yung pagkuha. Ito yung sinasabi kong tube, no? Tapos ito yung sinasabi kong parang dapat hindi mawawala. Dapat andito lang yan mga ka-fam. Ayan, yes. Tapos ito po, ayan sinasabi ko kanina, yung dalawa na yan, kahit ano dyan, ilagay nyo dito. Sasaksak nyo lang ng mabuti ng ganyan ka-fam. Ayan, saksak mabuti anak. Tapos, put this one anak, hold this one. Ito, dalawa kasing product to mga ka-fam. So, ngayon, nakita nyo na to. Pwede, nakita nyo na yan. Ibahin natin yung ng video. Ayun nga mga ka-fam, di ba pinakita ko na sa inyo yung close-up. Tapos ito naman yung, dito nyo ilalagay yung, kasi natapo na yung manual eh. Pero naisipan ko lang talagang i-review to para mapakita nga sa inyo kung paano gamitin. This one, dito nyo ilalagay yung liquid.
or yung sal, kung ano yung gagamitin yung gamot. Tapos, wait lang mga ka-fam. Ito, guys, mga ka-fam, meron mura na solution. Itong Ventar. Yan. Pwede nyong gamitin itong murang Ventar na to sa mga medyo gustong makatipid. Salbutamol Ventar, mas mura to pagka... Pero syempre, mas maganda yung prescription ng doktor, mga ka-fam. Mas maganda pa rin po yung mga prescription ng doktor. Pero ito, pinascribe din sa akin to, so kaya meron ako na to. Pero sabi ko nga, yung price na to, mas mura. Salbutamol Ventar. Ayan, nakalagay anti-asthma. Ito kasi, pinapakita ko kasi ito yung ilalagay natin na solution para dito, para makaluwag yung, para po makaluwag yung paghinga ng ating mga anak, ayan, or kung sino man yung nangangailangan ng nebulizer. Tapos meron itong isang brand na to na may ganitong klase, yung nebulizer na nakalagay dito sa ganitong lalagyan. Ayan, mas mahal to eh, at if I'm not mistaken, mga nasa 30 plus or yan, 40. So, yun mga ka-fam. Kung ano yung nireseta, syempre po yun yung bibiliin natin. So, dahil po meron pa ako nag-iisang ganito, ito po yung gagamitin ko kay Sophia. Tsaka ito kasi yung talagang para dun sa age niya na 6 years old. So, ito po yung gagamitin natin. Ito yun mga ka-fam, ha? Pakita ko po sa inyo. Ito... Yan, bubuksan. Ganyan yan, kafa mo. Bubuksan nyo yan. Ganyan, pagkabukas nyo. Ito, open nyo siya. Open nyo yan, mga kafam. Pag open, twin-wish ko yan, mga kafam. Pag open yung ganyan, ilalagay nyo lang, excuse me, anak ko. Ilalagay nyo lang to dyan. Yan, mga kafam, ha? You throw it na, anak ko. Also, no, this one. Maybe your brother will swallow it. And then you will just close it. Be careful lang, mga kafam. Tapos mga ka-fam, kung gusto niyo gamitan ng ganito para direct doon sa mouth ng bata o ng adult, pwede. Ganyan siya. Kasi ito nakasabit lang. Ayan. Sophia, come here. I will show them. Pagka ganito po kasi, ayan, like this. Look here. You move here, anak ko. Ayan. Ganyan kasi pwede. Pero may malaking ganito nakasama to eh. Hindi ko lang makita. Ayan, ganyan siya para hindi nyo na kailangang hawakan mamaya pag sinet natin. Pero, pwede rin naman, kasi may mga bata parang ayaw nilang may ganito. Mas gusto nilang, pero ako mas gusto kong ginagamitan si Sophia ng ganito. Kasi pag minsan hawak niya, or minsan hawak ko nakakangawit, so mas maganda may ganito siya. At saka, yung pasok yung usok ba, nung... nebulizer na to, yung pagkalabas niya ng gamot, eh mas malalanghap niya. Ayan, direct dun sa nose or sa lungs niya, kaya ginagamitan din ng ganito. Ayan, so ta, we will be showing you guys yung actual na paggamit. Siyempre pag gumamit kayo na to guys, hanggat maaari yung hindi siya ma, ayan. Kasi pagka, katulad ng pagkaganito, ito lang, ang disadvantage din na ito, pag nagagamit kayo ng electric pan, na yung usok niya, kung saan-saan na pupunta. So, pag may gamit kayo electric pan, tapos dapat mas maganda na rin ganito para doon lang mapunta yung usok direct sa ano niya. Ganyan, mga kasamo, ganyan siya. So, now, we will, yan. So, ganyan na siya. Ganyan na siya mga kapamo. Kita niyo yung uso kung nakikita niyo. Yan. Inhale. Tapos ito yung po. Mag-inhale, exhale. At patuturuan naman kayo ng ano niyo kung hindi niyo talaga alam kayo. Pero yan, kailangan. Natural lang na inhale, exhale na ako. Kailangan talaga inhale, exhale lang nila ng maayos para ma-absorb talaga nila ng gamot. Yung gamot. Tapos, yun nga, medyo tinatap-tap daw po yung back. Pero yun guys, magtanong pa rin po tayo sa mga doctors natin. Sa mga, yan. So, ito, napapansin ko yung ganitong silukupat ng gano'n na 2.5 na salbutamol. Mga 20 minutes or 15 minutes. Obserbahan nyo na lang po pag wala ng usok. Ibig sabihin po nun, tapos na. Saka may kita nyo na kung wala na siyang tunog. Or mahina na yung tunog. Ayan guys, so, pinitch ko na siya. Nandito yung switch.
So, nag-on na siya. Kanina kasi, ayan, naka-off. So, ngayon pag naka-on na siya, ganyan. Yan, ginaganto kasi si Sophia pagka alam kong medyo nahihirapan na po siya huminga para hindi magtuloy yung ano niya, kumbaga yung asthma niya. Ayan. So, yan po si Sophia. Inhale, anak ko, ha? Yan po yung paggamit ng ating nebulizer. Bye-bye! Wait, tanga na po. So, yan guys. Ito na yan, ha? Ito na yung Get Well na nebulizer. Yan, pagka later, we will be showing you pagtapos na siya. So, yan, guys. Sana na napakita namin sa inyo kung paano gamitin itong nebulizer. Sana natuto kayo kung paano siya gamitin. Though, alam ko naman marami na rin nakakalam. Pero ito, syempre, hindi mo naman i-search ito kung hindi mo rin kailangan ng information na ito. Kaya sana nakatulong po sa'yo. Thank you for watching. Sana mag-comment po kayo at i-push niyo po ang notification bell. Thank you guys for watching. Mamaya po papakita namin kung paano pag naubos na siya. So, ayan mga ka-fan, tapos na siya. So, tatanggalin ko na itong tube. Tinanggal ko na siya. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko po, natapos na siya kasi wala, yung tulog niya nag-iba na, wala na akong marinig na tunog. Malalaman niyo po yan pag nasanay na kayong gumamit na to. So, ito yan mga kasam mo. Wala na siya. Naubos na yung liquid. Tapos yun. So, ayan. Tapos na. Thank you guys for watching. God bless!